أنواب أنقنتو ومستر وبوابانو سيلو بلو وادم باقي دينا رايو نمرامي تاو بنو إيمان أو إبان لاهي لا تنين يوسا إناتين ديتو سبيجريتو Dito sa Montalban Rizal ay makikita mo ang dalawang bundok na sinasabi nag-uumpugan o kilala sa tawag na Mount Pamitinan at Mount Binikayan. Dito rin nagsimula ang maalamat na kwento ni Bernardo Carpio. Isa pa dito, matatagpuan ang Pamitinan Cave na ayon sa mga taga rito. Itong kuweba na ito ay ginamit ng mga katipunero noong panahon ng digmaan laban sa mga Kastila. Dito rin unang isnigaw ang himagsikan ng kalayaan bukod sa Cavite. Ilan lang yan sa atraksyon dito sa Montalban sa, pero ang ilog na kilala sa tawag na Wawadam ang sentro na dinarayo ng mga tao. Sadya naman napakaganda ng ilog na ito. Mga batong naglalakihan, lunti ang kagubatan, nagustos ng tubig na nagmumula sa dam. Ang lugar ng Montalban ay hindi pa naaabuso ng mga tao o hindi pa nade-develop ng mga gobyerno. Kaya naman napakaganda ng lugar. Tamang-tama sa mga nag-aanak ng mapapagbakasyonan at dun sa mga iniwan ng mga jowa na gustong makapag-move-on. Sa ganda ng ilog at kagubatan ay maiisip mo na pag nakasakay ka sa bangka ay parang nasa Amazon River ka na, na may biglang susunggab sa iyong buhaya o anaconda. Pero huwag niyong isipin yun, wala dito nun, imagination lang yun. Sa ganda ng ilog ay may kalakip na kwentong kababalagan o misteryo. Ano nga ba ang bumabalot na misteryo sa Wawa River? Mula taong 2007 hanggang taong 2020, apat na po na ang buhay ang kinuha ng ilog na ito o dito ay nalunod. Yung iba ay accidenteng nahulog sa mga bato matapos mag-selfie. Kaya huwag ka na lang mag-selfie. 13 years old at 17 years old. Sa pagkakaalam ko na na-accidenteng nahulog pagkatapos mag-selfie. Kaya ingat-ingat sa mga mahilig mag-selfie. Ang iba ay literal na nalunod sa ilog. Ayon sa mga taga Montalban, ang ilog ay may parting mababaw na biglang lalalim. Yung bang parang kayo na pero hindi pa pala. Isa rin yun sa mga maaaring dahilan ng pagkalunod ng mga biktima. Ang mga taga rito ay pinaniniwalaan nila na ang ilog o ang Wawa River ay tinitiran o may naniniraang diwata sa mismong ilog at yun ang tinuturong dahilan ng pagkalunod ng mga karamihan. At ang kinukuha nila ay panganay na lalaki sa magkakapatid o panganay sa pamilya. Ayon sa kwento, ang diwata ay umibig sa tulad nating tao. Ngunit hindi ginusto ng tao dahil sa hindi sila magkauri. Labis na sumama ang loob ng diwata at yun niya ang naging sumpa ng diwata. Tuwing may uhuling araw na kwago o mas kilala sa amin sa probinsya kung tawagin ay kuhaw. Pag nga daw ay humuni, ang ibon na yun ay mayroong mamamatay. Ikaw palakbay, sa tingin mo, ano ang dahilan ng pagkalunod ng karamihan mga biktima?
Naniniwala ka ba sa diwata? Sa kwago o sa kuhaw? Pag umuni nga ba ay may mamatay? O sa diyan nagkataon niya lang ang lahat ng iyon? Pa-comment naman ng sagot mo kalakbay dito sa video na ito. Maraming salamat. So, bali mga kalakbay, doon sa mga tanong na kung naniniwala ba ako sa diwata, sa uni ng kuhaw o ng kwago, is may mamatay. Unahin natin yung sa diwata. So, ako, laking probinsya lang din naman ako dito sa Quezon Province. Sa probinsya namin, maraming mga kwentong pambalagan. Mga aswang, multo, engkanto, diwata, kung ano-ano, basta mga kwentong nakakatakot. Ayon na rin yun doon sa mga matatanda, mga nagkwento sa amin, na mga may mga ganun niya daw na ibang nilalang na bukod pa sa ating mga tao. So, medyo 50-50 naniniwala, then 50 hindi masyadong naniniwala. Mga ganun. Hindi pa naman kasi ako nakaka-experience ng mga ganyang klase. Mga ayon lang sa mga kwento ng mga taga lugar namin sa probinsya. Bali doon sa kuhaw naman, mga kalakbay, ganun din, 50-50 lang din. Kasi nung bata pa ako, mga elementary ako, usong-uso sa amin yan pag may kumuhaw ng gabi, kinabukasan, mga dalawang araw, or isang linggo, may mga matay talaga. So, dun, medyo nahiniwala ako. Pero yung sa lolo ko kasi, yung kasi kaming bundok or linang, doon sa linang na yun, natural na lang yung kunin ng bago or ng kuhaw. Parang baliwala lang sa kanila. Pero pag sa isang bayan, tumuni ang kuhaw, eh yun yung mga kasabihan, may mga matay. Which on totoo naman na mga dalawang araw or mga isang linggo na pag-uni ng kuhaw, is may namamatay. Kaya medyo naniniwala ako ng pangte. Pwede rin hindi kasi pwede rin sabihin natin na nagkataon lang na may humuni ng kuhaw ng ganung araw. Tapos mga kinabukasan o sa mga ilang linggo, is may namamatay. Medyo 50-50 lang din yung paniniwala ko sa kunin ng kuhaw or ng kuhaw. Mga ba mga dahilan ng mga pagkakalunod ng mga ilang biktima ng wawadab. So, yung sabi nga sa kwento, meron niya daw diwata na naninirahan or literal na andun sa ilog na kumukuha ng buhay ng tao. Sa ilog kasi namin sa probinsya is ganyan din. May kwento rin na may nangunguha rin ng buhay ng tao. Pero yung mga kinukuha doon is hindi mga taga-Agdangan or mga dayo lang din, mga turista, mga taga-ibang lugar. Doon sa kwento ng ilog namin, medyo matagal nang hindi nangunguha yun eh. Buwan nung natuto ako maglangoy, wala na rin ako nabalitaan na may kinukuha. Kaya medyo alilangan din ako sa paniniwala na ganyan. May mga scientifico kasi na paliwanag yan eh. Hindi natin pwedeng sabihin na oo, totoo, may nunguha nga na gano'ng mga diwata. Pwede rin kasing isang senaryo na layo ka o turista ka, yung hindi mo alam yung galawan ng ilog na pupuntahan mo or dagat na pupuntahan nyo kung saan man, pwede kang mapahamak kasi hindi ka nga pamilyar dun sa area na pupuntahan nyo. Sabi nga sa kwento, yung ilog nga daw is mayroong mga parting malalim, biglang bababa, biglang lalalim. May mga gano'ng senaryo. Totoo, may mga ganong ilog, no? Kaya posible na yun din yung isang dahilan. Kung hindi ka marunong lumangoy, then akala mo, sumbabo pa yung nilalakaran ng mga nakakita mong tao o nakakasabay mong paliligo, ikaw din naman, eh, silakad. Mas matuntungan mo is yung malalim na parte na pala. Yun yung mga ilang pwedeng maging aksidente o ilang dahilan ng pagkakalunod ng mga biktima dyan sa wawadam. Pwede rin naman kasi na naniniwala rin kasi ako sa tadhana ng kamatayan. Pwede ang kamatayan may sa tubig, sa lupa, sa sasakyan, mga ganun. Eh, nagkataon siguro na yung mga biktimang yun is nakatadhana or nakalinya na talaga na sa tubig sila mamatay. Then, isa lang yung lugar na pinuntahan nila at ito yung wawadam. Kaya nauso yung mga kwento-kwento ng mga ganun. So, kung hindi ka na marunong lumangoy, pwede ka namang doon ka lang sa may malapit na lugar or doon sa may maraming tao, maligo para case of mayroon man aksidente na matapakan ka na medyo malalim, is may sasagip sa'yo or may makakita sa'yo. Pwede
ka rin magsuot ng life jacket para sigurado ka na hindi ka lulubog. Then, sumunod rin tayo sa mga patakaran ng lugar. Tulad na lang dito sa Babada, may mga policy sila na kailangan natin sundin para maiwasan din natin yung maaksidente tayo.